guys, what's up? So this is your Kuya, Kuya Ace. So welcome back to my channel. So kung bago ka pa lang dito, alam ko na naghahanap ka ng sagot sa mga questions mo regarding sa pagpupugo, kaya napunta ka sa channel ko. Guys, kindly support, palike ng mga videos natin, pa-share, and then huwag niyong kalimutang mag-subscribe para mauna kayo palagi kapag nag-upload ako ng mga bagong videos. So last time, or sa last video ko, pinag-usapan natin yung inaabangan ng lahat, yung budget, kung magkano yung budget sa 1,000 heads ng quail. And then, sa video naman na ito, pag-uusapan natin yung dimension, yung sukat ng cage na kailangan kapag mag-start ka ng quail farming. So yun nga guys, naghandaan ako ng metro kasi ito yung magiging armas natin sa data natin ngayon para ma-identify natin yung dimensions ng cages natin. Okay, let's go! So ayun guys, so dito tayo magsusukat sa cage na to na walang laman kasi yung kabilang cage na yon ay may mga pugo, so baka mabulabog sila kapag dun tayo nagsukat. So ang first measurement na kukunin natin is yung height nitong cage. So from dito sa paa, okay, hanggang dito sa taas niya ay nasa 171, okay, 171 centimeters. And then, ang sunod natin susukatin is yung lapad, yung width ng ating cage. So, makikita natin siya ay nasa 59, or sabihin natin hanggang 60, kasi andun pa yung bakal, 60 centimeters yung kanyang width. Pero guys, kung isasama natin itong egg catcher sa width, ito ay nasa 23 centimeters. And kung mapapansin na 23 centimeters, and then dito kanina, kung hindi kasama yung egg catcher, siya ay 60. So 23 plus 60 centimeters, siya ay ngayon ay magiging 83. 83 centimeters yung total width nung ating cage. Tapos guys, sukatin naman natin yung length, yung haba ng ating cage. Okay? So saan natin dito? Ito ay nasa 304. Ayan, or sabihin na natin 305 centimeters. So katumbas nun sa English measurement, siya ay 10 feet. Okay? So guys, baka itanong nyo rin sa akin, Kuya Ace, ano ba yung height nung per upper layer ng cage na yan? So guys, sukatin natin ngayon yung harap and then yung likod para makita natin kung ano ba yung sukat ng per layer. So kung dito tayo ngayon magsusukat sa harap, makikita nyo dito na siya ay 18. So 10 plus 8 is 18 centimeters. And then dito sa likod naman, siya ay 16. So 10 plus 6 is 16 centimeters. So guys, bakit hindi sila pantay? Kasi dapat mas mataas yung likod and then mas mababa yung harap. Kasi para gumulong yung itlog. Okay, so yung tinatawag na angle para gumulong yung itlog natin. Kasi kung pantay siya, hindi gugulong yung itlog. So meron ding sukat yung butas na paglalabasan ng itlog. Guys, kung makikita nyo rin dito, may space dito na parang butas. So ito yung gulungan ng mga itlog. So ang sukat niyan, kung makikita natin, is 3.5 centimeters. So enough lang siya para gumulong yung mga itlog or lumusot yung mga itlog. Pero kapag bagong dating pa yung mga RTL natin o yung mga quail birds natin, minsan kasi merong mga maliliit na hindi talaga may iwasan. Hinaharangan muna to. So from the day na idating siya sa akin, may sangga to or may nakaharang ako dito na nakawayan na tumatagal minsan ng 5 to 10 or minsan kapag talagang tinanggal ko na tapos may lumulusot pa rin, hanggang 15 days may sarado to. So sa pa 16th date na nasa akin yung pugo, inaalis ko na kasi for sure matataba na, malalaki na yung mga quail birds natin, hindi na siya lulusot dito sa gulungan ng itlog. Okay?
Guys, sukatin na rin natin kung ano ba yung clearance nung saluhan ng ipot o yung pinakaibabaw nung next layer ng cage para hindi kayo mahirapan kapag naglilinis kayo ng dumi ng mga ipot or dumi ng mga pugo natin. So yung sa harap, siya ay 13 centimeters. And then pagdating dito sa likod, siya naman ay 15 centimeters. So kung ano yung ibinawas dito sa taas na angle, siya naman mapupunta dito ngayon sa baba. So ganun na lang din yan guys, from first layer hanggang dun sa pababa. Para hindi kayo mahirapan na maglinis ng dumi ng ipot, maayos yung spacing pag kinakayod na yung mga dumi ng ipot dito. Okay? So guys, yun nga, nasukat na natin yung cage na ginagamit namin dito sa Batangas. Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo na equal rin yung sukat ng patukaan dun sa length ng ating cage. So sukatin natin. Ang length din ng ating patukaan ay 305 centimeters or 10 feet. Okay? And then, so guys, baka itanong nyo na rin kung ano yung sukat ng patukaan. I mean, kung ano ba yung lapad na ginagamit ko. So kung mapapansin nyo dito, kapag sinukat natin, siya ay detress. Bakit detress? Ito kapag nasa hardware ka, itinatanong 1, 2, o 3. So 3, ibig sabihin 3 inches siya. Pero kung metric naman yung sukat, ito ay nasa 7.5 centimeters. And then yung lalim niya ay 4 centimeters. Okay, medyo madumi na nga lang siya. Kung itatanong nyo rin, ang tawag ata dito kung hindi ako nagkakamit ito ay C-Parlins. So mabibili ito sa mga hardware. Hindi ko lang sure kung magkano kasi nga, binili ko ng buo, pinagawa ko ng buo itong cage na to. Sa Lucena, dahil doon meron akong kakilala, kaibigan na gumagawa nito, dineliver lang dito sa Batangas. So ito ay, kung hindi ako nagkakamili, gumastos ako ng 17,000 dito sa cage na to. Hindi pa kasama, hindi pa included doon yung transport or delivery fee ng cage. Pero yung cage itself, ito ay 17,000 lang. Okay? Ay guys, ipapakita ko na rin sa inyo na yung painuman natin is equal din naman, almost equal dun sa length ng ating cage. Okay? So, kung makikita nyo, siya ay nasa 300 centimeters. So, less siya ng 5 centimeters. Pero walang problema yon, kasi yung sabitan, ito, yung sabitan naman ng ating painuman is hindi naman dikit na dikit dun sa dulo, so hindi mahuhulog yung ating painuman. Yun ang importante, hindi mahuhulog yung ating painuman kapag naglagay na tayo ng tubig. And then, itong PVC na to, isang buo, isang bilog, hinati lang sa gitna para makabuo ng dalawang painuman. Ang lapad nito, kapag nagpunta ka sa hardware, ang sasabihin mo lang D4 o 10 centimeters. So, D4 or 4 inches. Okay? So, maganda yung D4 or yung 4 inches kasi unang-una sa lahat, malaki. Pag malaki, mas madami kang mailalagay na tubig. So, hindi ka agad mauubos. So, sabihin natin naglagay ka sa umaga ng painom, siguro bago maghapon, siguro mga 7 a.m. ka naglagay, mga 5 p.m. meron pa. Hindi pa sagad na mauubos yung painom dito sa painuman na ito. Kasi nga, malapad siya. Malalim, malaki. Ayun guys, ipapakita ko rin sa inyo na merong steel matting. So, ito yung steel matting natin. Okay? May steel matting yung bawat layer ng cage natin. Kasi, ang purpose nito is para hindi lumundo yung ating cage kapag meron na siyang lamang pugo. Kasi kapag may laman na yan na 100 quails per layer, mabigat yan. Pero kapag meron kang steel matting, walang specific size yung steel matting natin. Okay lang kahit anong size. Ang importante is meron. Para lang hindi lumugso, hindi lumundo yung ating cage. Kasi pag lumundo yan, lulubog, tapos may kunwari dito, hindi na siya gugulong. So kailangan na meron ka dito, or kapag magpapagawa ko or bibili ka ng cage, lagi mo i-check. Dapat merong steel matting sa ilalim. Ito yung
isa sa nagpapaganda ng gulong ng mga itlog. Hindi ka mahihirapan kasi kung wala ka nito, susungkitin mo yung mga itlog dyan kahit na naka-angle na yung cage mo, tapos lundo naman yung sahig. Ang mangyayari dyan ay susungkit-sungkitin mo yung itlog every morning kapag mag-harvest ka. So ito kapag may ganito ang steel matting, sure balls na yan. Sa umaga, makikita mo yung mga itlog. Nasa egg catcher lahat. Wala ka nang susungkitin dito sa loob. Okay? So yun guys, bago ko makalimutan, baka sa video na to itanong nyo rin, so ano ba yung sukat nitong screen mesh na to para sakto makakalusot yung ulo ng mga pugo kapag umiinom sila or tumutuka. So itong tawag pala dito is green mesh or wire mesh na plastic. Ang sukat nito sa inches ay 1.5 inches. Pero kung centimeters naman, siya ay 3 centimeters. Ito yun guys, itong butas na to. From dito hanggang dito, siya ay 1.5 inches or 3 centimeters. Importante na maayos yung sukat ng butas na to kasi kung mali ito, hindi makakalusot yung ulo ng mga pugo. And then, pag hindi nakalusot, hindi sila makakainom, hindi rin sila makakatuka. Aside dito sa ganitong plastic, meron din metal na mesh na pwede kayong gamitin. Mas mahirap nga lang siya kapag nilinisin kasi minsan kinakalawang. So maganda kung gagamit kayo nun, pipinturahan nyo muna bago nyo isa lang yung mga pugo nyo. So ganun din yung sukat nun, 1.5 inches din ang butas ng mesh na yun. So 3 centimeters kapag metric yung measurement. So importante yan na tama yung butas kasi nga dyan nila ilulusot yung mga ulo nila para uminom at para tumuka. So guys, I hope na natulungan ko kayo dun sa mga questions nyo regarding sa ano ba ang sukat ng cages na dapat kong gawin or dapat kong ipagawa or dapat kong bilhin once na mag-start na ako ng pag-aalaga ng mga pugo. So yung mga measurements na yan guys, importante yan. Kasi kapag hindi tama yung sukat ng cages mo, minsan pag sobrang lapad tapos 100 yung laman, pag sobrang laki ng space dun sa loob ng cage, nagtatakbuhan yung mga pugo. So minsan may mga namamatay, or kung sobrang taas ng clearance naman ng cage mo, tumatalo naman sila. Ang tendency minsan na iipit naman. So kailangan tama lang yung sukat. Dito kasi sa sukat ng mga cages na to, subok ko na na hindi malilikot yung mga pugo kapag na dun sila sa loob ng mga cages na yun. And guys, kung meron pa kayong mga questions tungkol dito sa video na to, sa mga sukat ng cages na to, huwag kayong maghihiyang mag-comment down dito sa video na to para pag napansin ko, sasagot ako, sumasagot talaga ako sa mga comments kasi ang gusto ko talagang gawin is tulungan kayo dun sa mga nagiging problema nyo or kung meron kayong mga questions, gusto ko talagang masagot yun. So once again guys, this is your Kuya, Kuya Ace. Thank you for watching. Lagi nyo lang tatandaan, wag na wag yung pagdududahan yung sarili nyo. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.